ating mga nagbabagang balitang. Lalaki arestado ng sextortion. Biktima na pilitin mo makipagtalik sa suspect matapos nitong magpanggap na kayang magbura ng nude videos sa social media. Exclusive! Nagnas na bangkay na hukay sa maubang Quezon matapos mag-chat sa pamilya ng biktima ang isa sa mga suspect. Isa pang exclusive! Mga bahay sa ilang subdivision sa Alfonso Cavite, sunod-sunod na ninakawan. Kaso ng diarrhea sa Baguio City, pababa na. Pagdating ng mga turista, patuloy kahit may outbreak, live! 5% dagdag kontribusyon ng PhilHealth, ipinatupad na. Grupo ng mga manggagawa at employer, umalma! Grupong pisto na nindigang tuloy ang biyahe kahit may bantang huhulin simula Pebrero ang mga hindi makapagko-consolidate. Panibagong tigil pasada, ikinakasa. Dagdag presyo sa diesel at kerosene, namumuro. At Robbie Domingo, may reaksyon sa viral video ni na Catherine Bernardo at Donnie Pangilinan sa after party ng kanyang kasal. ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa kaso ng sextortion kung saan arestado ay isang suspect matapos mangakong aalisin niya ang masiselang video ng kanyang biktimang teenager sa social media sa kondisyong makikipagtalik ito sa kanya. Pero lumabas sa investigasyon na ang suspect din pala ang kachat ng biktima at nagpanggap lang itong isang babae para lamang mahikayat na magpakita ito ng katawan sa mga video. Nagpapatrol, Nico Bawa. Pinaligiran ang mga ahente ng NBI Anti-Organized and Transnational Crimes Division ang 28-anyos na suspect na si Dave Abanyo sa isang kapihan sa Cavite. Pinilit umano ni Abanyo ang 18-anyos na biktimang si alias Ben na makipag-date sa kanya. Kapalit nito, aalisin umano niya ang mga nude videos ng biktima sa social media. Ayon kay Ben, nakumbinsi siyang gumawa ng nude videos ng kachat niyang babae sa social media noong Hunyo sa kasunduang gagawa rin ng video ang kachat. Nangyari po kasi noon, ako po ang unang pinag-open ng cam and while doing it. And then, hindi na po siya nag-open cam right after. After po noon, bigla niya pong sinend sa akin yung mga video na nirecord niya po. Pinost niya po yung through Facebook online. Through IG, Facebook, and other social medias po. And then, nandun po yung picture ko, nandun po yung profile ko. Isang netizen naman umano ang nagsabi kay Ben na kaya ni Abanyo na mag-take down ng nude video sa social media. Kaya't pinadalhan niya ito ng private message para makiusap. Pumayag si Abanyo na alisin ang mga video. Pero sa kondisyon umanong makikipagtalik at makikipagrelasyon sa kanya ang biktima. Para akong binababoy na wala akong kapalag-palag. Hindi ko magawang pumalag dahil doon sa sitwasyong ko. Ang masakit lang po doon. Yung tinutulungan ka pero nakikita mo po kung paano ka pahirapan din yung tinutulong sa'yo. Umabot sa puntong humingi na rin umano ng pera si Abanyo mula sa biktima kaya't nagsumbong na ito sa magulang at sa NBI. Sinamantala mo pagkabata, isip bata ng anak ko. Opo, amin na lang po ako doon. Tsaka yung edad ng anak ko, 10 years ang tanda mo dyan. Sa tingin mo, makaka-move on ka rin kagad? Lalo na yung anak ko, sisirain mo buhay ng anak ko. Humingi naman ang tawad ang suspect. Wala pa boring ng buhay that time. Hindi na po. Pag ulit po ako, promise po sa inyo, ako po mismo,
ang lalapit dito para sa kasalanan ko. Pero lumabas sa investigasyon na si Abanyo rin ang nagpanggap na kachat ng biktima at nagpanggap lang na babae. At siya rin ang netizen na nagrekomenda sa biktima sa pagte-takedown ng videos. Base pa sa cellphone ng suspect, marami na siyang naloko gamit ang ganitong modus. Alam namin na maraming biktima na hindi nagre-reklamo, dapat mag-file din sila ng reklamo sa amin para hindi na maulit-ulit itong gantong gawain. Kasi pag pinabayaan lang nila at hindi nila nireklamo, uulit at uulit ito eh. Kulong ang suspect sa kasong grave coercion, illegal use of alias, use of fictitious name at paglabag sa anti-photo and video voyeurism law. Muli namang nagbabala ang NBI sa publiko na huwag basta-basta magsishare ng mga pribadong larawan at video. Nico Bawa, ABS-CBN News. Natagpuan ang isang naaagnas na bangkay sa Mauban, Quezon. Matapos may mag-chat sa pamilya ng biktima na naglayas sa kanilang bahay noong pang Disyembre. Ayon po sa pulis, isa sa suspect sa pagpatay sa biktima ang mismong nagbigay ng impormasyon sa pamilya. Exclusive nagpapatrol, Dennis Dato. Walang oras na hindi nangungulila ang mag-asawang Giovanni at Risa Santoalia sa kanilang kaisa-isang anak na si Gianni Risi Ellie Rose. Brutal na pinatay ang 18 taong gulang nilang anak sa Mauban, Quezon. Bakit anong kasalanan nung anak ko? Bakit kailangang mangyari sa kanya yan? Huling nakausap sa chat ng kanyang mga magulang ang biktima noong December 5 matapos maglayas. Kung saan saan na hinanap na mag-asawa ang anak pero hindi nila matagpuan. Hanggang noong December 16, isang nakakagimbal na mga chat message ang natanggap ni Riza mula sa isang hindi kilalang lalaki na nagsasabing patay na si Gianni. Sabi pa ng nagchat-chat, December 5 pa ng alas 11 ng gabi pinatay ang biktima at maging siya umano ay papatayin din kaya sinasabi na niya ang buong pangyayari. Sabi pa ng nagchat, inilibing ang biktima sa isang sagingan sa Barangay Concepcion. Idinetalye pa nito sa pamilya ng biktima kung papaano mararating ang lugar. Nagbigay pa ang nagchat ng inisyal mga pangalan ng mga pumatay umano sa biktima. Kasama ang mga pulis, pinuntahan ng pamilya ang tinukoy na lugar ng nagchat at doon inahukay ang naaagnas sa bangkay ng biktima na tadtad ng mga saksak. Magpakita siya. Iano niya sa amin, bakit niya ginawa sa anak ko yun? Hindi hayop ang anak ko. Para ganunin, masyado pong masakit. Ayon sa Mauban Pulis, tukoy na nila ang 5 suspect sa krimen base sa ibinigay na salaysay ng hawak nilang testigo. Pawang mga magkakakilala umano ang mga suspect na mga kabataan. At kabilang umano sa suspect ang mismong nagchat at nagbigay ng impormasyon sa pamilya ng biktima. Kinasuhan na rin umano sila ng murder. Yung pong mga suspect natin, inaantay na lang po natin yung warrant of arrest para kung sakali pong maglumabas na yung warrant of arrest, mahuli na po natin sila at makakuha pa po na tayo ng mga additional information regarding po dun sa tunay na motibo ng pagkamatay. Sana sumuko siya kung sumuko na siya para maliwanagan yung kaso. Para kasi wala din naman siyang pupuntahan. Mahulit siya kung ayaw niya sumuko. Sana po mas busisiin pa, mas laliman pa yung investigasyon. Kasi medyo po, ang hirap po kasing tanggapin na parang hindi umuusad. Hindi pa rin matukoy ang motibo sa krimen. Itinuturing na ng Mauban Police na solve na ang kaso ng pagpatay kay Gianni. Pero para sa kanyang mga magulang, hanggat wala pa rin silang nakikita mga suspect na nakakulong, ay nananatiling mailap ang katarungan para sa kanyang anak. Dennis Dato, ABS-CBN News, Mauban, Quezon. Magkakasunod na nilooban ng mga di pa nakikilalang suspect ang ilang bahay sa isang subdivision sa Alfonso, Cavite. Ang isang suspect nakuha pang mag-vape at makainom ng tubig sa bahay ng kanyang biktima. Exclusive nagpapatrol, Karen De Guzman. Dahan-dahan na pinasok ng armadong lalaki ang bahay na ito sa isang subdivision sa Alfonso, Cavite, Adyes noong Disyembre. Una niyang kinalkal ang mga drawers sa sala habang nagve-vape. Maya-maya pa'y umakyat siya sa second floor at doon pinagkukuha ang ilang gamit.
Makailang ulit din itong sinubukang buksan ang kwarto ng may-ari. Pagkababa ng lalaki, nakuha pa nitong uminom ng tubig. Bago umalis, kinuha niya ang susi ng kotse sa lamesa at tinangay ang pera ng biktima na nasa loob ng sasakyan. Nagising yung aming kasambahay, nakita niya sa labas na yung car key ko ay nakasuksok doon sa butas ng kotse. Sobrang natakot ako. Ang alam namin, safe kami kasi meron po kaming guard. Nagpa-blotter sila sa barangay at sa pulisya at doon napag-alaman na hindi lang pala sila ang nalooban sa nasabing subdivision. Nanakawan din ng pera ang ginang na si alias Cecil at ang bagong lipat na si alias Vilma. Na-notice ko na yung aming back door going to the kitchen naka-unlock na. Malakas ang loob ng pumasok. Nakadalawang bahay pa siya sa isang gabi na yon. Nakakatakot, parang gusto mo umalis pero hindi ka naman makaalis kasi nandiyan na yung investment mo. Wala ka naman ganong karaming money to keep buying properties. Noong Webes na nakaraang linggo, isang bahay muli ang pinasok ng kawatan. Base sa mga CCTV, hindi isang tao ang gumagawa ng pagnanakaw sa subdivision. Isa sa mga iniimbestigahan ng mga otoridad ay ang mga construction worker na napansing na mamalagi sa loob ng subdivision. Dapat po, hindi doon sa loob ng subdivision sila nakatira. Dapat po, meron silang tirahan sa labas o kaya man provide ng kontraktor. Pinulong kamakailan ng pamunuan ng subdivision ng mga homeowner pero nababagalan ng mga ito sa kanilang aksyon. Umiikot naman po doon sa may gate, hanggang gate lang po ng subdivision ang mga duty tanod. Pero yung pagpasok po sa loob, under ko na po ng, panayon, ng admin ng subdivision. Wala pang opisyal na pahayag ang pamunuan ng naturang subdivision. Patuloy naman ang follow-up operation ng pulisya para matugis ang mga suspect. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Pababa na ang kaso ng diarrhea sa Baguio City ilang araw matapos ideklarang outbreak sa lungsod. Samantala, tuloy pa rin naman ang mga turista sa kanilang mga plano lalo't weekend na habang ang mga negosyante aminadong ramdam ang epekto ng naturang sakit. Live mula sa Baguio City, nagpapatrol si Ara Reyes. Ara, tukoy na ba kung saan nagsimula ang outbreak? Bernadette, hindi pa yan natutukoy dahil ongoing pa yung investigasyon. Kabilang na dyan yung pagkuha ng samples mula sa iba't ibang water resources dito sa Baguio. At kahit papababa na nga yung diarrhea cases dito ay doble ingat pa rin yung mga residente at pati na rin yung mga turista. Yun nga mga nakakakwentuhan namin, ang sabi nila ay hindi na rin muna sila gumagamit ng tubig gripo. Back to work na si Kagawad Jeric ng Barangay Gibraltar, Baguio City, matapos mabawasan ng pananakit ng tiyan dahil sa diarrhea. Sabi niya, hindi siya umiinom ng tap water, kaya suspecha niya nakuha ito sa pagkaing hindi naluto ng maayos. Kasi sobrang sakit. Parang nanghihina yung katawan, buong katawan, tapos kailangan mo talagang uminom ng tubig. Medyo okay naman na pero may urges pa rin kasi parang bago pa lang . Kaya control pa rin ako sa food and water. Kapwa determinado ang Baguio City at Department of Health na matukoy na ang sanhi ng hindi pangkaraniwang dami at clustering ng diarrhea cases sa lungsod. Kaya't kinuhanan na rin ng water samples ang rain basin na ito sa Tuba Benguet, pati na ang treatment facilities. We have to start from the main source. Yeah. This is a rain catchment area of the Baguio Water District. And we need to see from the raw water going down. We will see how the efficiency of how treatment is doing is being done at the water distribution areas. Kung meron doon pumalpak in between, then really lalampas ang ating mga pathogens or germs ng tubig. Sabi ni Brillantes, water sources talaga ang tinitingnan nila at hindi pagkain. Because there's no common food, it's widespread, so it must be the water. Inanunsyo naman ni Mayor Benjamin Magalong na pababa na ang diarrhea cases sa Baguio mula nang makapagtala sila ng 33 kaso nito noong December 28. I think it was sometime in January 7,
where we recorded 430 cases in one day. January 9, we have 244 cases. January 10, we only have 61 cases. And yesterday, we have 43 cases. Para sa Baguio LGU, malaking tulong ang paulit-ulit nilang paalala sa mga nasa lungsod na huwag na munang uminom ng tap water o kaya pakulan ito bago uminom, pati na ang regular na pagpapalit ng water filter. Pati mga negosyong gaya ng restaurants, mineral water na rin ang gamit panluto na paraan nila para ipaalam sa mga customer na malinis ang mga inihahain nila. Ngayon siguro medyo bumaba ng 10% yung kita. Nail na rin sa outbreak. Sa ngayon po talaga, ginagawa lang namin talaga, sumusunod muna kami sa utos muna. No? Sana tuloy-tuloy na to at sana marisolbahan na to. Ang ibang mga turista, kanya-kanyang dala na ng bottled water. Ngayon mga nasa naka 12 bottles na kami, meron pa kami sa, ano, sa hotel namin. Mas maganda yung safe. Puro mineral dapat, takot talaga, ingat lang. Ang grupo ng senior citizens mula Bacoor, Cavite, 15 years ang hinintay bago makabalik sa Baguio at nalaman na lang ang outbreak habang paakyat na ng lungsod. May ka ba? Kasi katulad nun, bibili kami sana ng strawberry kanina para on the way, kakainin lang namin. Eh wala kaming tubig pang hugas. As long na iniiwasan namin hanggat maaari yung anong open, yung hindi mga nakasealed. Sabi nila, tuloy pa rin ang bakasyon, basta mag-iingat. Umabot na sa 2,900 yung kabuuang diarrhea cases dito as of ngayong Friday. Sabi naman ng Baguio Public Information Office, kinumpirma ng City Health Office na 18 sa water samples na nakuha sa mga establishmento dito ang nagpositibo sa total coliform at 8 naman sa E. coli. Nagpositibo rin sa bacterial contamination ang isa pang sample sa isang food establishment nito lamang January 10. At sabi ng LGU, pinatitibay nito na contaminated water talaga yung sanhi ng sakit pero hindi pa rin tiyak kung saan yung pinaka-source nitong contamination. Bernadette. Sige, mag-iingat ang ating mga kababayan dyan. Ano? Maraming salamat, Ara Perez. Gretchen, ano ang latest sa showbiz? Ati B, trending ang first on-screen kiss na Kyla Chari at Andre Brillantes sa senior high. Sumabak naman sa audition ng anak ng aktor at singer na si Gucci Lorenzana para sa papel na Tam sa upcoming Manila run ng musical na Miss Saigon. Nagpapatrol MJ Felipe. Isa ang 4-year-old daughter ng actor-singer na si Gucci Lorenzana na si Cassidy sa mga nag-audition para sa papel na Tam sa pagbabalik ng Miss Saigon sa Manila matapos ang mahigit 2 dekada. Ayon sa resident director na si Teresa Nguyen, 5 bata ang pipiliin nila na magsasalitan ng pagkatanghal sa papel ni Tam. We look for kids who are naturals, just have a good spirit, with natural storytelling abilities, and most importantly, who can follow directions and with discipline. It was exciting. I was a bit nervous because this is her first time, and first time experience for me as well. So, siyempre, it's all new to us. Gaya ni Cassidy. What you want from me? Baguhan din sa local showbiz ang newcomer na si Geraldine Jennings, nabibida sa isang pelikula kasama si Jameson Blake. Finally, I got the chance to do it and yeah, I did it and he forced me to. So I did it and yeah, that's why it's from my passion. I really love arts. Hindi magkaugnay pero may isa pang Jennings na palaging trending. Si Anthony Jennings sa seryeng Can't Buy Me Love. Wala na sila. Patok sa manonood ang mala asot pusang tambalan ni na Anthony at Maris Racal bilang sina Snoop at Irene. Kwento ni Donnie Pangilinan, masaya siya na nabibigyan ng spotlight ang dalawa. I love them, that's all I'm gonna say. Like, mga kapatid ko yan. And I think Can't Buy Me Love is Can't Buy Me Love because of everyone there. So I can't wait for more of their scenes. Samantala, trending kagabi ang first on-screen kiss ni na Andrea Brillantes at Kyle Echari sa seryeng Senior High.
her first ever, my first ever. And masaya po ako dahil tinanggap ng mga tao ng buo para kay Obet at para kay Sky. Revelasyon ni Kyle, ginawa nila ang lahat para maging picture perfect ang eksena. Wala namang awkward. Was it very hard? Matagal na din po kasi kami magkakilala. And may chemistry naman po kami. Kaabang-abang ang mga eksena ngayong gabi habang kapalapit ang pagkatapos ng serye. I love you. I love Cruz. MJ Felipe, ABS-CBN News. At sa pagbabalik ng TV Patrol, 5% ng dagdag contribution sinimulang patupad ng PhilHealth. At House Deputy Speaker Ralph Recto nanumpa na bilang bagong Finance Secretary. Nagbabaga mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Nagpahayag ng tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang bagong Finance Secretary na si House Deputy Speaker Ralph Recto. Papalitan niya si Benjamin Jokno na nagbabalik naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Samantala, tinalaga rin ang negosyante at presidential adviser na si Frederick Go bilang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Nagpapatrol, Joyce Balanjo. Nanumpa na si House Deputy Speaker at Batangas Representative Ralph Recto kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong Finance Secretary. Kumpiyansa naman si Pangulo Marcos kay Recto dahil sa tagal na rin ito sa paglilingkod sa gobyerno. He has a true understanding of how our the Philippine economy works, and I think Secretary Ralph will be very important in coming up with these new ideas that we still need for the transformation of the Philippine economy. Naging Director General si Recto ng National Economic and Development Authority mula 2008 hanggang 2009 sa ilalim ng Arroyo Administration. Bilang three-term senator, isinulong niya ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TREIN Law, Rice Tariffication Act, at ang Ease of Doing Business Law. Bilang kongresista naman, naging principal author siya ng mga batas na nagbibigay sa mga maliliit na negosyo ng access sa pautang at iba pang financial services, lalo na noong pandemya. Papalitan ni Recto si Secretary Benjamin Jokno na babalik naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas bilang miyembro ng Monetary Board. Kwento ng Pangulo, una niyang inalok kay Jokno ang pwesto na may kaugnayan sa pamamalakad na Maharlika Investment Fund, pero tinanggihan ito ng kalihim. He begged off, saying that this is the investment fund, a sovereign fund, is not in with what he feels is a specialty of his. I cannot thank Secretary Ben Jokno enough for setting the economy onto the right path. Dinepensahan naman ng Pangulo ang balasahan sa kanyang administrasyon na aniya walang magiging epekto sa direksyon ng economic team. It would be, I would think, poor judgment on our part, having seen the effects of the changes in policy, the changes in structure, to change them in the middle of our progress, and we are making such good progress. Binili na naman ni Pangulo Marcos si Recto na pangunahan ang anti-smuggling drive at pagsukpo sa mga tax evaders. Number one is to collect for next year, I think, 4.3 trillion in taxes. So it's all about fiscal sustainability. And like I said, you have a national development plan to fund. Incidentally, we will be borrowing 2.7 trillion next year to fund all the needs of our people and the requirements of government. So, and to make sure that that money is spent wisely. The idea is to stretch every peso. Itinalaga rin ni Pangulo Marcos si Frederick Go bilang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs na may ranggo ring sekretary. Bago nito, nanilbihan din si Go bilang Presidential Advisor. For number one, improving the ease of doing business. Second would be reducing friction costs.
And third, finding solutions to navigate the bureaucratic challenges that we face. And we have to make a strong case to the world why they should invest here in the Philippines. Agad namang pinulong ng Pangulo ang kanyang economic team nitong Biyernes ng hapon kasama ang kanyang bagong appointees. Joyce Balancho, ABS-CBN News. Ikinasiya naman ng NEDA iba't ibang business groups at ilang mambabatas ang pagkakatalaga kay House Deputy Speaker at dating Senador Ralph Recto bilang bagong Finance Secretary. Suportado po naman ng National Economic and Development Authority ang pagkakapili kay Recto. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisakan, handa na sila makatrabaho si Recto para maipatupad ang mga hangarin ng pamahalaan ng magandang kinabukasan sa mga Pilipino sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya. Binati rin ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI si Recto na tinuturing nitong malagang karagdagan sa economic team ng administrasyon. Ayon kay PCCI President Enunina Mangjo, angkop si Recto sa pwesto dahil sa kanyang karanasan at husay, pati political backing para patibayin ang ekonomiya at fiscal position ng bansa. Tiwala rin ang Bankers Association of the Philippines sa karanasan ni Recto na ipatupad ang mga nararapat na polisiya sa pananalapi bilang dating NEDA Secretary at Senator. Wala namang duda si Senate President Juan Miguel Subiri na patuloy na maisusulong ni Recto ang bansa tungo sa masaganang ekonomiya. Tinawag naman ni House Speaker Martin Romualdez na visionary economist si Recto na malaki ang papel sa pagbuo ng mga patakaran na naaayon sa pangangailangan ng taong bayan. Sa ibang balita naman, sinimulan ng ipatupad ng PhilHealth ang huling bahagi ng dagdag kontribusyon ng mga miyembro ngayong 2024. Nanawagan naman ang ilang grupo ng mga employer at manggagawa kay Pangulong Marcos Jr. na suspindihin ito. Nagpapatrol, Andrea Tagines. 13,000 pesos ang kinikita kada buwan ni Cheryl sa pinagtatrabahuhang water refilling station. Sabi ni Cheryl, madalas na kinakapos pa rin sila sa budget kahit may trabaho rin ng kanyang mister dahil sa dami ng gastusin. Minsan talaga nagigitip pa kami. Hindi siya yung sapat talaga yung income na ano na ano. So, syempre sa part ko, yung anak kong pangalawa, diaper, gatas, vitamins, kailangan yun. Yung panganay ko nag-aaral. Hindi siya pabor sa dagdag kontribusyon sa PhilHealth dahil lalong mababawasan ang kanyang take-home pay. Pero dahil minamandato ito ng Universal Healthcare Law, sinabi ng PhilHealth na kinailangan ng itaas ang binabayarang premium ng kanilang mga miyembro. Mula 4% noong 2023, kabuo ang 5% na ang kakaltasin sa buwan ng sweldo ng PhilHealth members ngayong taon. Halimbawa, para sa minimum wage worker na sumusweldo ng 10,000 kada buwan, ang 400 pesos na hulog niya magiging 500 na o dagdag na 100 pesos na paghahatian ng employee at employer. Pero sabi ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma, ang dagdag kontribusyon katumbas rin ng dagdag na benepisyo. Kasama sa plano ng PhilHealth ang dagdag na tulong para sa mga nagpapagamot para sa dengue hemorrhagic fever, bronchial asthma, community-acquired pneumonia, pati mga nagpapakimotherapy dahil sa lung, liver, ovarian at prostate cancer. It's a small amount for them, but the benefits that they're going to feel, ramdam na ramdam nila. Ipinagmalaki din ng PhilHealth na mas maayos na ang sistema nito ng paghahatid serbisyo kumpara sa dati. Nababayaran na rin umano nito ang mga utang ng ahensya sa mga ospital. Ang total na binayaran ng PhilHealth is 45 billion. Okay? So in other words, what we're saying is, yung 27 billion covered na po yan. Pero hindi pa rin kontento ang ilang grupo ng mga employer at manggagawa sa performance ng PhilHealth. Giit nila, wala dapat dagdag kontribusyon hanggat hindi natutugunan ng ahensya ang mga kakulangan nito. I hope that the president will stop it. Sabi niya, nag-improve yung management.
Eh, yung improvement, wala pa 2% siguro nung kailangan i-improve eh. Kung magkakaroon man ho ng dagdag contribution, nais ho namin makita muna na magkaroon ng mas mainam na serbisyo at transparency ho. Marami pa rin ho yung mga pila ho ng mga benepisyo na hindi pa rin ho natatanggap ng aming mga ibang members ho, no, PhilHealth members. 17 billion pesos ang inaasahang malilikom na pondo ng PhilHealth dahil sa aumento sa kontribusyon. Sabi ni Ledesma, handa namang sumunod ang PhilHealth kung sakaling ipatigil ng Malacanang ang implementasyon ng dagdag kontribusyon. Ang ganda po ng cash position ng PhilHealth eh. So ako feeling ko walang maapektuhan, no? I don't think any of the programs, any of the packages, nothing will be affected. Kung magtutuloy-tuloy ang dagdag kontribusyon ngayong taon, ito na ang huling pagtaas na itinakda sa ilalim ng Universal Healthcare Act. Andrea Tagines, ABS-CBN News. May namumuro na namang dagdag presyo sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Samantala, plano po ng gobyerno na lakihan ang subsidiya sa mga bibili ng modernized jeepney. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Wala ng problema sa consolidation si Mang Efren dahil nakasali na ang jeep niya sa kooperatiba. Ang bad news, may nagbabadya na namang dagdag presyo sa diesel sa susunod na linggo. Kaya nag-iisip na siya ng diskarte para hindi mabawasan ang kita. Magkapon na rata, mga alas 4 ka namuhi, diba? Para kumita ng mga 600. Sa unang apat na araw ng trading, tumaas na ang presyo ng diesel at kerosene habang ang gasolina, kaunti na lang ang bawas. Ang kadahilanan sa pagtaas, ito pa rin pong pag-escalate o paglawak ng conflict na nangyayari sa Middle East, lalo na yun sa mga pag-atake na ginagawa sa Gaza at saka yung naging issue po sa Red Sea, yung pag-atake po sa mga oil vessels. Kung nagkaroon ng airstrike sa Yemen ngayon lang, no? Ngayon, a couple of probably an hour ago, na medyo yan po ang nakikita natin na pwedeng magpa-rebound talaga ng malaki ng price for the day. Pwedeng ma-wipe out po yung possible rollback dapat ng gasolina. At baka po yung nakikita po natin yung diesel nalong lalaki pa ho yung possible increase. Ano? Ang problema, kapag nagpatuloy ang kaguluhan sa Middle East at Red Sea, magtutuloy-tuloy lang din ang ipinapatong na premium at mas mataas na freight cost ng mga kumpanya ng langis. Kaya ang ending, kahit may rollback, palaging bawas. At kapag may oil price hike, palaging mas mataas dahil nga sa ipinapatong na premium at freight cost. Dahil sa oil deregulation law, walang magawang gobyerno sa presyuhan ng mga kumpanya ng langis. At dahil imported ang langis sa Pilipinas, sapul tayo ng kung ano-anong dagdag gastos sa pag-angkat ng fuel. Sabi natin na sa spectator side po tayo doon sa mga nangyayari sa paligid natin. Ang inaasahan na lang po natin sana is mag-improve pa ho yung ating peso, no, against the US dollar sa mga susunod na mga araw. Samantala, ipinapanukala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na lakihan pa ang mahigit 200,000 pesos na subsidy sa mga kooperatibang bibili ng modernized jeepney unit. Baka pwedeng dagdagan niyan kahit 350 to 400,000 po. Yan po ay proposal lang naman po namin, pero yan po ay pag-aaralan pa rin po ng Kongreso on base na rin po sa available na budget. Pero nanindigan si Guadis na kahit hindi lumaki ang subsidiya, kakayanin pa rin ng mga transport cooperatives ang pagbabayad ng buwanang hulog kung ang isang model ng electric vehicle ang kukunin nila na wala pang 1,000,000 piso ang presyo sa ngayon. Alvin El Chico, ABS-CBN News. Maliban sa simbahan ng Our Lady of Peace and Good Boys, kilala rin ang Antipolo sa hinulugang taktak poles na ngayon inireklamo naman ng ilang residente dahil sa mabahong amoy at basura sa ilang bahagi nito. Pero posibleng maibalik ito sa dating sigla ngayong maarangkada na ang mahigit sa 2 billion peso na sewage and treatment plant na makatutulong linisin ang tubig sa sikat na pasyalan. Exclusive, Nagpapatrol, Jackie Pascual.
Halos tatlong dekada nang nakatira malapit sa hinulugang taktak sa Antipolo si Ismael. Doon din sila madalas maligo nung siya'y bata pa. Pero ngayon, hindi na ito basta-basta magagawa ng anak niya dahil bukod sa marumi na ang ilog, mabaho pa. Ang amoy ng tubig, lalo po paging maulan, medyo di po maganda sa ilong amoy po eh. Si Aling Bima nakabakasyon ngayon sa Pilipinas mula Amerika. Naalala rin niya na ibang-iba ang hinulugang taktak noong unang bisita niya, ilang dekada na ang lumipas. Ang napansin ko lang noon, pwede kang sumakay ng balsa. May nagsiswimming din. Bawal na kasi mag-swimming ngayon at hindi rin pwedeng inumin ang tubig dahil sa mga bakterya. Kaya ang mga bisita hanggang picture taking na lang at pag-tiktok sa parke. Pero posibleng mabago na ito lalo't ginagawa na ang unang sewage treatment plant sa lungsod para linisin ang mga gamit na tubig mula sa kalsada, kusina at banyo ng mga bahay bago ibalik ito sa ilog. Rehabilitate and reinstate the historical inulugang taktak falls, no, to its old splendor and glory na medyo polluted na talaga. Evident is the presence of bubbles and the foul smell of the falls, no? Dagdag ni Cruz, itong bula ang isa sa tanda na marumi na ang tubig bukod pa sa ilang mga basura na palutang-lutang. Nilinaw naman niya na hindi pa rin pwedeng inumin ang tubig kahit na treated na ito dahil mahaba ang ilog at hindi pa malinis ang maraming bahagi nito. Iwasan po nating magtapon ng basura, ng maruming tubig doon sa ating creek para it's makatulong doon sa aming inumpisahang project sa paglilinis ng hinulugang taktak. 2.5 bilyong piso ang proyektong ito ng Manila Water, MWSS at Provincial Government ng Rizal. Inaasahang magbubukas ang sewage treatment plant sa katapusan ng taon. Jackie Pascual, ABS-CBN News. At alamin natin ang magiging lagay po ng panahon ngayong weekend mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, katulad kahapon na naramdaman natin ng malamig na panahon, tuloy-tuloy na ba ang amihan, Ariel? Kabayan, malamig pa rin po ang panahon sa Luzon ngayong weekend dahil sa amihan. Kaninang umaga, bumagsak sa 12.1 degrees Celsius ang lamig sa La Trinidad, Benguet at 12.9 degrees Celsius naman sa katabi nitong Baguio City. May enjoy pa ng mamamasyal sa Baguio o aki at pudyan sa may Sagada ang sweater weather this weekend. At sa Linggo, itutulak naman ng malakas pang amihan itong shear line pababa dyan sa bahagi ng Mindanao. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend sa Mindanao, aasahan po ang maulan na panahon Sabado ng umaga dyan sa may Basilan at Sulu. Pero mainit maghapon sa ibang bahagi ng Mindanao at halos walang ulan hanggang pagsapit ng gabi. Sa Linggo ng umaga may mga pag-ulan dito sa may Caraga at Davao Region, pati tanghali po dyan naman sa may Soccsergen, Maguindanao at Bukidnon, at sa gabi may ulan pa sa ilang bahagi ng Eastern Mindanao. Sa Visayas, buong Sabado pong maulan dahil sa shear line, kaya mag-ingat po dahil posible yung mga pagbaha at landslides, mga kapamilya. Pagdating po ng Linggo ng umaga may kaunting ulan pa dyan sa Northern Panay, pero mababa na ang tsansa ng ulan sa buong Kabisayaan hanggang pagsapit ng gabi. Sa Palawan, Sabado ng tanghali hanggang hapon may ulan po sa southern part ng probinsya at hating gabi ng Linggo hanggang umaga maulan sa maraming bahagi ng Palawan. Pagsapit naman po sa atin sa Luzon, magapaulan pa ang shear line dyan sa may Sorsogon at Masbate ngayong Sabado, lalo po bandang hapon at gabi, at aasahan din ang mga mahihina ang katamtamang mga pag-ulan dala ng amihan sa Eastern Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro at ilang bahagi ng Bicol. Tayo po sa Metro Manila, kung magdamag po walang ulap at kalmado ang hangin, aasahan ding malamig ang madaling araw ng Sabado at Linggo. Sisili po ang araw, medyo magiging maulap pero kung uulan po, saglit at mahina lamang. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat ka pamilya. Sa pagbabalik ng TV Patrol, panibagong tigil pasada kinaplano ng grupong Kriston kontra PUV modernization. At Robby Domingo may reaksyon kaugnay sa viral video ni Donnie Pangilinan at Catherine Bernardo sa after party ng kanyang kasal.
tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Patay ang isang construction worker at dalawa pa ang sugatan matapos gumuho ang ginagawang riprap sa Liliw, Laguna. Nagpapatrol, Job Manahan. Nagkukumahog na sagipin ng construction workers at first responders ang mga natabunang trabahador ng ginagawa nilang riprap na gumuho dito sa Barangay Kalumpang sa Liliw, Laguna. Halong bato, lupa at construction materials ang tumabon sa mga biktima. Patay ang assistant foreman na si Eddie de la Cueva na naiahon matapos ang ilang minutong paghuhukay gamit ang hook ng backhoe. Sabi ng foreman ng proyekto, may pinaandar noong equipment sa construction site. Malayo naman po doon sa kanilang pinagtatrabahuhan. Ngayon, hindi po inaasahan. Biglang nagulat na lang yung mga tao, bakit ito eh? Porsyon na ito ay nag-landslide. Kaya ay yung pagguho po ng mga lupa, talagang dito po pumatak, hindi po naman ginagalaw ng equipment yung taas na yun eh. Aksidente po talaga nagkaroon ng landslide. Labis ang hinagpis ng kaanak ni De La Cueva na tanging bumubuhay sa kanyang asawa, limang anak at mga apo. Na-super mind po nung kapatid ko, makakinuha pa siya agad ng Diyos. Inalis niya ang isang ama ng isang pamilyang ito. Napakarami po niyang apo. Nasa umaaso din po sa kanya. Wala na po sa palo na kami. Wala na po. Bukod kay De La Cueva, sugutan ang dalawa pa niyang kasamahan. Isa sa kanila, critical. Galit ang isa sa nakaligtas na si Joel Bascon dahil hindi niya magalaw ng maayos ang kanyang paa at kanang kamay. Sinisisi niya ang driver ng backhoe sa nangyari. Nagpunta yung backhoe doon, hindi nagsabi sa amin nga paalisin kami. Sige, nang kalkal, nakita namin na buhang lupa. Sabi kong tayo, akyat muna, kanabuho. Ayon sa Laguna Rizal Irrigation Management Office, kinukumpuni ng mga construction worker ang riprap matapos masira dahil sa sunod-sunod na pagbaha at pag-ulan. Ito sana magpoprotekta sa pinagkukunan ng tubig at irigasyon ng higit 600 magsasaka. Pinamadali rin po namin na base po sa kontraktor para mapaspas ang kasi nga po medyo delikado yung sa paligid na baka po nga ho maglang slide. Kaya ngayon po meron nga po kaming plano na magbuhos uli ngayon at nakapagbuhos na po kami sa puting sa ilalim nitong aming sheet piles. Ayun na po ang nangyari na hindi natin inaasahan. Nagpatawag ng meeting si Martinez kasama ang kontraktor para masuri kung itutuloy o sususpendihin ang proyekto, lalo't delayed na ito. Nangako rin ang opisyal ng tulong para sa mga biktima. Job Manahan, ABS-CBN News. Tuloy na ipaglalaban ng grupong piston na maaari pa ring bumiyahe ang mga jeepney na hindi nagpa-consolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program. Sa harap ito ng anunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ituturing ng kolorum at huhulihin na ang mga ito simula sa Pebrero. Nagpapatrol, Johnson Manabat. 8 taon nang namamasada ng jeep si Ferdinand na biyaheng Blumentritt, Novaliches. Hindi sumapi sa anumang kooperatiba ang kanyang operator, kaya aminado siyang kakabakaba kung makakabiyahe pa siya pagdating ng Pebrero. Pakiramdaman po kung anong desisyon nila. Kung ma-extend pa, pasalamat kami. Kung hindi na, wala na. Hanap na ng ibang hanap buhay nito. Laban lang. Giit ng grupong pisto na isa sa mga mariing tumututo sa PUV Modernization Program, bibiyahe pa rin sila kahit pa may bantang hulihan ng LTFRB. Pag tinignan natin sa legality ng batas, ang prangkisa po ng jeep ay galing sa Republic of Puerto 136. Yung kinansila po ng December 31 ay hindi po yung prangkisa kundi yung temporary permit to operate. Umaasa din ng grupo na maglalabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema sa lalong madaling panahon para sa kanilang petisyong ipatigil ang implementasyon ng PUV Modernization Program. Kabado man sa kanilang magiging kapalaran sa Pebrero, pilit na ilalaban ng mga gaya ni Ferdinand ang kabuhayang alam nilang gawin. Sa ngayon,
Doble kayod siya sa pamamasada para makaipon nang maitawid ang lahat ng obligasyon at bayarin, umaasang hindi matutuloy ang bagay na ayaw niyang mangyari. Nanindigan naman si LTFRB Chairman Teofilo Guadis na kansilado na ang prangkisa ng mga jeep na hindi sumama sa consolidation simula sa Pebrero, kaya maaari silang hulihin sa pagmamaneho ng kolorum na jeep. Malino po yun sa pronouncements ng LTFRB at saka ng DOTR na after January 31, lahat po yung hindi sumanib sa konsolidasyon ng LTFRB ay hindi na po makakabiyahe dahil yung kanilang prangkisa po ay kinakansilan na po ng ahensya. Dagdag ng LTFRB, sa ilalim ng Joint Administrative Order 2014-01, bukod sa mai-impound ang minamanehong kolorum na jeep, pagmumultahin din ng driver at operator nito. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang Land Transportation Office na siyang manghuhuli sa mga kolorum na jeep. Samantala, pinaplano na ng piston kung magkakasasila ng panibagong tigil-pasada sa Metro Manila. Handa naman ng LTFRB rito kabilang na ang pagbibigay ng libreng sakay sa mga apektadong commuter. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Sugatan ng 6 na kabataan matapos sumalpok sa poste at mahulog pa sa bangin ang sinasakyang AUB sa Guagua, Pampanga noong gabi ng January 7. Sa kuha ng CCTV, kita ang pagsalpok sa poste ng sasakyan bago tuloy ang nahulog sa bangin. Ayon sa pulisya, galing sa inuman ang mga biktima at pauwi na sa direksyon naman ng San Fernando. Nag-overtake umano ang driver sa isang truck hanggang sa mawala ng kontrol sa manibela. Nagpaalala naman ang mga otoridad na huwag magmamaneho kapag kayo ay nakainom at huwag ding mag-cellphone dahil naman sa isang aksidente, nasira ang ilang signages sa lugar at internet cables at naperwisyo rin ang linya ng kuryente ng ilang poste sa highway. Sa Cebu City po naman, inaalam na ng mga organizer ng Sinulog Festival kung bakit bumigay ang lead wall habang nagsasagawa ng rehearsal ang mga kalahok sa selebrasyon. Nakunan po ng video ng isang netizen ang aksidente sa stage. Ayon po sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, dalawang performers ang nasaktan pero pinayagan na muling sumali sa sayaw. Lagdag pa ni Sinulog Foundation Executive Director Jojo Labella, iniimbisigahan na ang insidente habang sinisiguro na ligtas ang venue para sa mga performers. Gaganapin bukas ang Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan bilang bahagi ng Sinulog Festival sa darating na January 21. Ibinahagi ng newlyweds sa sina Robbie at Mikey Pineda Domingo ang mga detalye sa kanilang Filipino-themed wedding. Nagsalita naman si Robbie tungkol sa kumakalat na video ni Donnie Pangilinan at Catherine Bernardo sa after party ng kanyang kasal. Nagpapatrol, MJ Felipe. I'm not sanay pa na Mrs. Domingo na pala ako. Right. I think I'm Mr. Pineda more. On a high pa sa saya sina Robbie at Mikey Domingo matapos ang kanilang kasal noong January 6. Sa unang pagkakataon, ibinahagi ng newlyweds ang full details ng kanilang kasal. Theme is Filipino because that's what she wants. Yeah. From the theme to what we were wearing, especially the guys, yung barong, to the food, to the choice of music, and our first dance, lahat Filipino. My biggest dream and the first thing I asked for from him when we got engaged was, can we please have Gary V? Which did happen, and even more because we had Regine, Augie, Martin even perform as well. Ang theme song ng Disney movie na Beauty and the Beast ang bridal march ni Mikey. Ready to wear ang kanyang bridal gown habang gawa ni Rahul Laurel ang kanyang suot sa reception pati sa bridesmaids. Si Vin Orias naman ang lumikha ng barong ni Robbie at mga groomsmen. Ibinahagi naman ni Mikey ang preparasyon ng kanyang kalusugan bago ang kasal. Matatandaang na-diagnose si Mikey ng dermatomyositis, isang di pangkaraniwang autoimmune disease na nakakapanghina at nagdudulot ng pamamaga ng muscles. It's just a month before our wedding, I was still swelling,
I was still on a lot of medicines. It was a bit challenging for me, but given parang all that hard work and effort really paid off. Na I was super okay by the time the wedding came. And I was strong. May reaction naman si Robbie sa nag-viral na video na binigyan ng ibang kulay ang pag-abot ng inumin ni Donnie Pangilinan kay Catherine Bernardo sa after party ng kasal. We're a group of close friends enjoying the vibe at we're looking out for each other. And just for the record, yung inaabot ni Donnie ay tubig. Ah, okay. It's not alcohol. I know people were telling us, hindi naman trabaho yun ng guest eh. Yes, we had servers, pero Donnie was a gentleman at sinabi niya kay Kat, inom ka ng water. So that was just a snippet of what happened. So don't make a big deal out of it. Wala pang honeymoon plan sina Robbie at Mikey, pero nakalipat na sila sa kanilang bago at sariling tahanan. MJ Felipe, ABS-CBN News. Maki-throwback kwentuhan kasama ang OG 90s kid, Jolina Magdangal, tungkol sa kanyang buhay bilang teen pop sensation hanggang maging isang timeless icon. Makukulay na pom-poms, butterfly hair clip, kakaibang kulay na highlights. Oh babe, isang tingin mo lang, alam mong ang mga look na ito ang kinabaliwan ng mga batang 90s. Tandang-tanda ako talaga itsura mo. Ikaw lang ba nag-isip nun? Bata pa ako, mahilig na talaga ako sa mga... Ang idol ko talaga si Madonna. Kung tameme kachong sa OOTD niya na minsan masakit sa mata, para kay Jolens, ang kakaibang style ang refleksyon ng totoong Jolina. Gagawin ko dahil masaya akong titingin ako sa salamin. Masaya ako! At kahit ngayong momshi at wifey na, hindi binago ni Jolina ang kanyang pormahan. Did you have to grow up? Or did you have to change a bit? Hindi. Ayoko ng ganun kasi. Parang kung ano yung feel ko, yun ang gagawin ko. As long as wala akong naaapakong tao. Para kay momshi Jules, ang susi sa tunay na kaligayahan niya, nakabaon sa isa sa sikat niyang kanta. Maging laging tapat at laging totoo sa sarili higit sa lahat. Ang kwento ng Queen of Pinoy Pop Culture, Momshi Jules, ngayong Linggo sa Tao Po, 2:15 ng hapon sa A2Z at 6:15 ng gabi sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. At susunod ng pakilalang feng shui expert na nanguling bat-umano ng milyon-milyong pisong halaga ng alahas at pera, arestado. At mga estudyante ng UP Diliman na excite sa alok na Taylor Swift course. Tuloy-tuloy ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol. Nanawagan po ang isang obispo laban sa anyay, minamadaling pagpapapirma sa umiikot na petisyon para sa charter change. Giit naman ng isang mambabatas, karapatan ng mga mamamayang isulong at suportahan ang petisyon kung gusto nilang amyendahan ang konstitusyon. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Umabot na rin sa ikatlong distrito ng Davao City ang pagpapapirma ng petisyong nagsusulong amyendahan ang 1987 Constitution ayon kay Representative Isidro Ungab. Sa kaniyang social media page, nag-post si Ungab ng mga larawan ng petisyon na may kasamang stub na umano'y may katumbas na halagang 2,000 hanggang 3,000 piso. Maging sa Cebu ay may nagpapapirma na rin ng charter change petition ayon sa isang residente. Ang sabi lang po kasi may pinapapirmahan, wala naman pong sinabi kung para saan. Pero yung ibang tao po kasi sa bahay, pinirmahan na lang nila agad kasi kilala naman yung nagpapapirma. Ikinabahala naman ng isang obispo ang mga ulat, kaya may panawagan siya sa publiko. Huwag pumirma muna at pag-usapan, give it time for people to decide. And then once they have reflected over it, then we respect the decision of the people. Pero hindi dapat sila na lilinlangin sa ganitong pamamaraan. They are playing on the poverty of the people.
no, na magbibigay ng ano para lang pumirma, no? Kaya at kuminsan talagang nangloloko. Giit ng CBCP Episcopal Commission and Public Affairs, hindi pangkalahatang solusyon sa lahat ng problema ng bansa ang charter change. Anila, ang kailangan ay sugpuin ang katiwalian sa gobyerno at isulong ang pagkakaroon ng pantay-pantay na karapatan at oportunidad. Ganito rin ang panawagan ni Senator Joel Villanueva na sinabing pagpapalawig ng termino ang gustong tumbukin ng charter change. Nangangalap na ng ebidensya ang grupo ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel kaugnay ng mga nababalitang pag-aalok ng pera at ayuda kapalit ng pirma sa Chacha Petition. Isang paraan na naman ito ng pambubudol sa taong bayan. Kasi kapag ganun, iniimpluensyahan sila para sumangayon sa isang bagay na hindi naman lubos na naipaliwanag sa kanila. Plano rin ng DSWD na mag-imbestiga kaugnay ng umano'y paggamit sa programa nitong Assistance for Individuals in Crisis Situation o AIX sa pagsusulong ng Chacha. Ina-assure namin ng taong bayan na ang AIX program at ang lahat ng program ng DSWD, yung guidelines niya walang dinadagdag. Nauna nang sinabi ni Senator Amy Marcos na may alok na halagang 20 million pesos na government aid programs sa mga distritong makapag-aambag ng kailangang bilang ng pirma para sa Chacha Petition. Pero itinanggi ito ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez na nagsabing hindi na kailangang suhulan pa ang mga mambabatas dahil marami aniya ang pabor amyendahan ng konstitusyon. Giit naman ni Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers, hindi mga politiko kundi mga mamamayan at business community ang humihiling ng charter change. Dapat aniyang igalang ang karapatan nilang magsulong ng People's Initiative. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Pinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang reklamong grave threats ni ACT Party List Representative Franz Castro labang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na inilabas na resolusyon noong Enero 9, sinabi ng piskalya na walang sapat na ebidensya para idiin si Duterte. Hindi umano dinirekta ni Duterte kay Castro ang sinasabing mga pagbabanta. Sa halip, ito ay nabanggit lamang ng dating Pangulo sa pagitan ng kanyang mga biro at pakikipag-usap sa host ng kanyang programa sa SMNI. Dagdag pa ng piskal, hindi naman magagawa ni Duterte na may edad na at wala ng immunity sa batas na gumawa pa ng death threat sa ibang tao. Wala pang pahayag si Congressman Franz Castro sa naging desisyon ng piskalya. Mahigit na 30 pamilya ang nawala ng tirahan dahil sa sunog sa Davao City. Ayon po sa Bureau of Fire Protection ng lungsod, unang sumiklab ang apoy pasado alas 11 Huwebes ng gabi at mabilis na lumaki ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Pero agad rin nakaresponde ang mga bumbero at nadeklarang fire out na ang sunog makalipas ang 2 oras. Sa inisyal na imbestigasyon, nagsimula ang sunog sa napabayaang niluluto gamit ang deuling na kalan. Walang naiulat na nasaktan o nasawi pero umabot na po sa 13 bahay ang natupok. Sa ibang balita naman, nanguna si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa turnover ceremony ng may 360 housing units sa Siyudad Kaunlaran Project Phase 1 sa Bacoor, Cavite. Pangunahing benepisyaryo ng pabahay ang mga pamilyang naapektuhan ng paglilinis ng Manila Bay. Inaasahang matatapos ang turnover sa buwan ng Marso habang 2 gusali pa sa ilalim ng Phase 2 ng proyekto ang itatayo. Ayat ko po ang ating mga benepisyaryo na pagtibayin ang pakikipagtulungan sa ating pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan at kasaganahan sa komunidad ng ating binubuo. Nanguna rin ang Pangulo sa pag-activate ng bagong Disaster Response Command Center ng Department of Social Welfare and Development. Isa na gawa ito sa pagdiriwang ng 73rd anibersaryo ng DSWD.
Samantala, hinikayat naman ang Pangulo ang mga miyembro ng Diplomatic Corps na patuloy na makipagtulungan sa gobyerno sa taunang Vendee Honor sa Palasyo. Giit ng Pangulo, handang-handa ang kanyang administrasyon na tugunan ang samut-saring issue kaugnay sa kahirapan, food security, peace and order, kalusugan at trabaho. Ibinaling ng isang IT expert ang kanyang atensyon sa pag-aalaga ng mga hayop matapos humina ang pinasukang crypto mining investment. Pero ang pangtanggal niya lang ng stress noon, abay pinagkakakitaan niya ngayon ang kwento ng viral crayfish o ulang farm ni Joseph sa May Puhunan. Kaya mo! Ang ganda naman ng farm na to. Gaano kalaki ba ito, Joseph? 7,500 square meters. Eh, kailan ka nagkagusto o na-inlove sa farming? Ito ba yung kurso mo nung college? Hindi po eh. Ano po ako, information systems nung college. O, ang layo nun. O, tapos? Malayo. Pero, nung bata pa lang po ako, mahilig na ako sa animals. Nandito ang crayfish. Opo. Sa ganito. Opo. Wow, look at that. Ang crayfish ba ay parang lobster? Medyo similar sila pero pure freshwater sila, yun ang pinagkaiba nila sa lobsters. Kaya mas madali silang alagaan compared sa ibang crustaceans. At napansin ko, yung mga crayfish, nagtatago siya sa loob ng mga tubo. Opo. Anong ginagawa doon? Nagtatago sila kasi nocturnal sila, ma'am. Pero pag ano po, gabi, makikita nyo lakad sila ng lakad dyan. Magkano ang naging puhunan mo? Yung unang breeders ko ng crayfish, 10 trios po yun. Around 12 to 14,000. Not bad! Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Sabado, alas 5 ng hapon. Susunod, Pekin Pungsuy expert arestado. Milyon-milyong halaga ng alahas at pera kinulimbat. At kurso tungkol kay Taylor Swift, iaalok ng University of the Philippines. Pag-aaral tungkol sa K-pop group na SB19, pinaplansya na rin. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Arestado ang isang nagpakilalang feng shui expert. Pero nangulimbat umano ng milyong-milyong pisong halaga ng mga alahas at pera mula sa mga nakumbinsing kliyente. Nagpapatrol, Zian Ambrosio. Sa bisa ng warrant of arrest sa dalawang kaso ng theft, nagtungo ang QCPD Special Operations Unit sa isang bahay ng umano'y nagpakilalang feng shui expert sa Cubao, Quezon City. Inireklamo si Ivan Borromeo alias Celine at kilala rin sa pangalang Mark Lester Alvarez matapos tangayin umano nito ang nasa 20 milyong pisong halaga ng pera at alahas ng kanya mga naging kliyente. Modus nitong si Celine ay nagpapanggap na isang feng shui expert at pupuntahan yung bahay mo at ifupung shui yung bahay at doon kukunin yung iyong mga pera at alahas hanggang sa hindi mo na muli siyang makontak. 2016 pa lang may mga kaso na siya ng panloloko at ito nga inimplement natin yung warrants of arrest. Ayon sa mga biktima, magaling mangumbinsi ang suspect. Nangangako itong matatanggal niya mga negatibo sa buhay at magiging maganda ang kanilang kapalaran. Hiniram pa nito ang mga alahas at pera ng biktima para dasalan at magawan umano ng ritual. Sa layuning tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Pinaniwala niya ako na cursed ako, na maraming negative sa akin or sa lahat-lahat, sa bahay or sa pamilya. Hanggang sa lagi siyang humihingi ng pera sa akin na pang-alay daw sa sawa, na to cleanse daw yung mga negative energy na meron daw ako. Ang isa pang biktima, nagbigay ng pera kay Celine para mawala umano ang kulam sa kanya. May kulam daw ako and kailangan ko daw ma-cleanse. Napaniwala niya ako na may ganun ako. Nagbayad naman ako. At first, nasa 4-5, ganun. After a few days, may hihingi na naman siya ng additional kasi hindi daw na naubos, hindi daw na-cleanse totally. Pang-anim, nasawa.
Tapos after that, manghihingi na naman siya, hanggat sa manghihingi na naman siya kasi kinulang daw, ganun. Hanggat sa, sabi ko, wala na akong pera. Sabi, mangutang ka. Until na, siguro mga 60K siguro yung nagastos ko. Yung complainant natin, ayon sa kanyang salaysay, siya ay naloko ng halagang 20 million pesos. At meron din siyang information na may iba pang mga taong naloko itong si alias Silin na humigit kumulang sa almost 50 million ang mga nakuhang pera doon sa iba niyang mga biktima. Nagtago man ang sospek at nagpapalit-palit na rin ang pangalan hanggang isang negosyante ang nagreklamo laban sa kanya. Ito'y matapos hindi bayaran ng mga produktong kinuha nito. Hindi na niya ni-remit lahat ng mga na-collect niyang money, and then after noon, hindi ko na rin siya nakita after. Sinubukan namin kunan ng payag si Celine, pero tumanggi siya sa aming panayam. Nagabiso ang QCPD ng kung sino pa ng biktima ng sospek ay magpunta at magreklamo sa kanilang tanggapan. Zia Nambrosio, ABS-CBN News. Patay na ng may ahon sa Pasig River ang isang lalaki na tumalon malapit sa Binondo Bridge sa Maynila, Webes ng gabi. Kinilala ang biktima na si Jonathan Pava, trabahador ng isang construction site malapit sa Tulay. Kwento ng kaanak, nagiinuman sila nang mag-ayan lumangoy sa ilog ang biktima. Pinigilan nila si Pava pero nagpumiglas ito at tumalon pa rin sa ilog. Nakaahon pa sa una ang biktima pero lumubog na siya sa pangatlong paglundag. At ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, maliban sa epekto ng alak, posibleng natangay pa ilalim sa ilog ang biktima. Paalala ng mga otoridad sa publiko, bawal maligo sa ilog Pasig dahil mapanganib at mabaho. Excited na mga isko at iska ng bayan na certified Swifties. Mag-aalok kasi ang University of the Philippines Diliman ng kurso tungkol kay Taylor Swift. Nagpapatrol, Daniel Krishnan. Sa unang pagkakataon, ituturo sa University of the Philippines Diliman ang kurso tungkol sa American singer-songwriter na si Taylor Swift. Pag-aaralan kung bakit ganoon na lamang ang lalim ng pagtingala ng Pinoy fans kay Swift. Tatalakayin din ang kultura ng pagtanggap ng mga Pinoy sa international artists at pag-unawa sa epekto ng isang personalidad sa buhay ng tao. The intention of the course is to use Taylor Swift, no, as an example para ma-explain yung relation natin na public, no, hindi lang siguro fans, no. The way that the public looks at her, we look at issues of gender, class, fantasy of success and mobility. Taon-taon, iba-ibang kurso ang sinusubukang ialok sa Special Topics Course ng UP. Kabilang dito ang pag-aaral sa K-drama at Japanese TV. We're trying to introduce a series of courses that's focused on celebrity studies, but as experienced and defined in the Philippines. We recognize the importance and activities of the fandom of Taylor Swift in the Philippines and globally. Ngayon pa lang, excited na ang ilang estudyante sa bagong elective course. As a Taylor Swift fan myself, gusto ko rin po makita kung paano po ma-analyze ng ating mga professors paano po naapekto ng ating mga celebrities ang media at paano niya ma-perform ang mga current trends and current culture. It's really important that we look deeper into what these artists are representing and how they're influencing us. Nakatakda rin pag-aralan ang Pinoy pop group na SB19 sa mga susunod na semester. Una nang naglunsad ng Taylor Swift class sa mga prestigyosong universidad na Stanford at Harvard sa Amerika. Gino Krishnan, ABS-CBN News. So ang tanong, are you a Swiftie? Yes, pero hindi ko kabisado. Ngayon, hindi ko tuloy na rin. Are you a Swiftie? Ano? Swiftie? Ito naman. Swiftie! Oh, Swiftie. Yeah, we're Swifties. Ganun. Wala kang alam na Taylor Swift song. Gusto ko yung tatay niya. Huh? Sino yun? Si James Taylor. Ay, kakainis. Walang kinalaman. Oo. Ano ba yun? O ano, may alam ka bang kanta ni Taylor Swift? Wala, kay James Taylor. Wala kahit ano.
Example lang alam mo. Hindi ko kakantayin, but I love Shake It Off. I knew you were trouble when you walked in. Gretchen, nalika nga dito. Nalika dito, sumayo ka. Panoorin niyo yung doc yung tungkol kay Taylor Swift sa Netflix. Napakaganda. Yes. Oh, napanood kayo yung Miss America. Appreciate mo yun. Ganda ng kwento niya. Hindi gano'n. Huwag magpabudol sa Feng Shui. Alam mo, gusto ko sanang pag-usapan niya. Sige na nga si James Taylor na lang pag-usapan. Kanina yung pungsoy. Ito naman, biktima ka ng pungsoy. Hindi, yung nabiktima kanina. Tatong. Kailangan, marami pa kayong mga pagkakataon na habang dinudukot yung... Pero alam... Alahas. Kailangan bumili ng alahas. Kasi sabi nila, wala naman daw mawawala, kaya ginagawa nila lahat, di ba? Nawala. Ay, nako. Niwala ka ba sa Punsoy? Hindi. May mga pero Pilipino very practical na, kasi yung approach rin ng Feng Shui. May mga Pilipino na niniwala sa Feng Shui, pero dapat mag-ingat po tayo dahil maraming Pilipino rin na uubos ang pera nila. Sa Feng Shui? Oo, at sa pagkukonsulta din. Dapat balance sila. Magtrabaho kayo, magdasal kayo. Yun! Ay mamaya, sasabihin siya yung nagpumus. At bumili ho kayo nitong kalembang na ito. Correct. Actually, marami yan ha. Pati yung mga, tawag yan, mga bracelet. Mag-ingat din po. Pagpatanggal ng malas. Dati marami ka rin bracelet niyan. Ba't nasa anak? Biblia. Biblia ang guidance ko dito. Biblia. Ginagawa ng bracelet ang Biblia. Yan po, mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Magadias. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Have a nice weekend. Enjoy! Maraming salamat po at magandang gabi. Bayan!